past the mirror. Boom. Get my vibe. Let her try me. Boom. Hammer time. I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like more. But nothing in this world that I like more than chips. Hi greeties, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is mag-review tayo ng isang Android phone and ng aking cellphone, which is the Realme C11 phone. So itong Realme C11 phone na to, actually na-vlog ko na siya pero hindi siya ma-upload sa YouTube kasi sobrang tagal nung mismong video. Siguro mga 21 minutes yon. So ito is medyo maikli lang tong video na ito kasi ibibigay ko lang sa inyo yung mga specs ng Realme C11 and kung maganda nga ba siya and kung worth it nga ba siya this year. So ito nga po palang Realme C11 is phone ko po siya and binili po namin siya sa mall and ang kanyang price is 4,990 pesos and almost 5,000 pesos. So sasabihin ko na sa inyo yung main specs ng Realme C11 pero ayan o, nasa likod na siya. So ang Realme C11 is meron siyang 5 megapixel sa kanyang front camera. So dewdrop display lang siya, yung parang may bilog sa gitna. So, then sa back camera niya is meron siyang 13, meron siyang dual camera and meron siyang 13 megapixel dun sa unang camera and sa pangalawang camera is meron siyang 2 megapixel. So wait lang, isin ko yung camera ko. Ayan. So yun na nga, cuties, inayos ko lang po yung aking camera and yung background ko kasi bumababa yung sa likod ko. So baka makita nyo kung ano yung nasa likod. Charot. So next naman natin is sa kanyang internal storage. So si Realme C11 is meron siyang 2GB of RAM and meron siyang 32GB of internal storage. So medyo malaki-laki na din siya kasi yung iPhone ko is medyo mababa lang yung RAM kaya madali lang mapuno. So next naman is sa kanyang screen display, si Realme C11 is meron siyang 6.5-inch screen display. So kung mahilig kang manood ng mga Netflix, mga YouTube, or mga kahit anong movies or videos is swak na swak ito si Realme C11 para sa'yo. So, sad to say na si Realme C11 is ang kaya niya lang panoorin sa YouTube is 720 yung video quality. Hindi niya kaya yung 1,000 plus na video quality. So, hanggang ganun lang si Realme C11. So, by the way, Curtis, kaya ko sa inyo hindi mapakita yung aking phone and yung nire-review ko si Realme C11 is dahil gamit ko siya ngayon from vlog. So, kaya na po mag-judge kung maganda nga ba si Realme C11 na from vlog or from videos and pang photos. So, actually naman, sa nakikita ko habang nagbablog ako is medyo maayos naman yung kanyang video quality pag naka-steady yung camera. Pero kung siguro yung ano ka, yung mga travel vlog, yung gumagalaw-galaw yung ano, feel ko hindi siya masyadong sakto doon sa may video niya. So, next naman natin is sa kanyang gaming processor. So, si Realme C11 po is meron siyang Helio G35 gaming processor. So, medyo maganda na din kasi actually, nung nag-try ako mag-Mobile Legends dito sa Realme C11 is smooth naman pero hindi niya kaya yung high quality ba yun? Basta high yung sa settings ng ML. Kasi meron doon smooth, medium, high. So, nakita ko lang doon pagka-install ko ng Mobile Legends is naka-medium lang siya. Pero nung trinay ko siya ng high is medyo may pagkalaglag and nag-FPS drop din siya minsan. So, Curtis, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga freebies na natanggap ko after ko mabili si Realme C11. Pero
Actually is hindi siya masyadong madami kasi dalawa lang siya. Ang tempered glass and isang earphone na ang tatak is Vogard. Ayan. So itong earphone na to is medyo maganda pero I think ayoko ng gantong earphone kasi yung earphone na to is meron parang buds ba tawag dito? Ayan. Ayan. Buds. And ang kinagandahan niya lang dito is sobrang lakas. Lakas niya is kasi nga meron siyang hi-fi extra bass. So sobrang lakas niya yung tinesting ko siya and ayun. So ito yung ano parang wire, hindi siya totally wire eh, kasi parang leather ata tawag dito. I don't know. Pero ano siya, magaspang. Ayun. Hindi siya yung ibang earphone. This next naman is ipapakita ko naman sa inyo yung mismong loob ng box ni Realme C11. So actually, wala namang pinagbago. Ayan, kulay yellow pa rin si Realme C11, pero ako'y nanibago kasi first time ko itong mag-review sa aking YouTube channel ng as in bagong-bagong cellphone talaga kasi usually yung mga nire-review kong phone is second hand na yon, yung mga iPhone 4S, yung iPhone 6 Plus is kay mama yun. So nire-review ko sila ng walang box, but ito is meron box. So yun nga lang, hindi siya, na siya unboxing kasi tinesting na namin siya doon sa mall. So buksan na natin kung ano yung laman ni Realme C, ng box ng Realme C11. Actually, tinanggal ko na din yung charger niya kasi ginagamit ko na po siya for almost 2 days na kasi December 26 ko to binili and today is December 28. So almost 2 days na din. So sa experience ko after kong gamitin si Realme C11 is so far okay naman siya. Wala naman ako na experience na lag. Well, meron naman sa gaming pero sa social medias like Facebook, Messenger, wala. As in wala. Sa gaming lang talaga kasi nga dahil nga siguro sa 2GB of RAM lang siya kaya ganun. Pero sa internal storage is meron pa naman ako natirang space after ko mag-download ng almost 10 apps diyan sa Realme C11 is meron ako natirang 10.1GB na storage. So okay na yun sa akin kasi wala na akong i-download. Lahat na yun is lahat na kailangan ko is naka-download na. So kailangan na lang. So yung 10GB of storage is siguro sa mga photos na lang yan or videos like ganito, nagpa-vlog ako para doon na lang. So anyway, Curtis, let's go back to the box. So pagkabungad mo ng box is ayan ang makikita mo. Ang nakalagay is, hey, welcome to Realme family. So Realme family na ako. Actually, Curtis, may ako talaga iOS. iOS lover or iOS family or maka iPhone talaga ako. Kasi iba yung dating ng iPhone talaga para sa akin, I think. Hindi lang sa kanyang dating, well, sa kanyang specification, 'di ba? Camera pa lang, 'di ba? Pasabog na. Nung sa iPhone 4S nga, 'di ba? Doon pa lang, 'di ba? Sobrang as in mapapabilib ka na sa iPhone na iPhone 4S after 7 years bago 'yun ma-release is kaya pa rin 'yang alam niyo 'yun, magamit pang vlog, 'di ba? Nagagamit ko pa nga minsan pang TikTok pero hindi na ganoon ka-smooth. Kasi naglalag na siguro after 5 seconds mo bago mo mabuksan ang isang app doon sa iPhone 4S. Anyway, let's go back to the box. So after mong ma-ano tong yung parang ito yung laman ng important card. So ito. Ng important card. Ayan. So meron important card ng card. And ito na yung kanyang pin ejector. So yun, Curtis, pasensya na ako. Narinig nyo na may tumawag sa akin kasi may dumating na order. So anyway, let's go back to our box. So ito yung dito nakalagay yung phone ng Realme C11. And ito yung sa charger, yung parang plastic sa may cord. Oh my god, nag-a-installate ako. Ayan. So ang laman ng kanyang pinakam baba is ayan. So wala na dyan yung mga charger kasi nga ito yung charger. So bago ko sa inyo pakita yung charger, Curtis, is nagtataka lang ako kasi parehas pa rin nung ayan, parehas sila na square yung gilid kasi nga si Realme C11 is parang iPhone 11 yung kanya yung kanyang camera.
So, kung hindi ko sa inyo mapakita kasi nga, ayun yung ginagamit kong matlag. Pero i-show ko sa inyo yung pinaka-picture niya. Ayan. Ayan. So, ito nga, next naman natin is sa kanyang charger. So, Curtis, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo ang kanyang battery. So, si Realme C11, Curtis, is meron siyang 5,000 mAh battery. So, grabe yung kanyang laki ng battery. So, siguro mga 2 days and a half, I think, kasi nung ginamit ko to, umabot siya ng mga ganong araw. Kasi nga sobrang tagal niya malobat, pero matagal din siya mag-charge kasi nga 5,000 mAh siya. And kanya, ang kanyang charger din is normal lang, yung micro USB pa din. Ayan. Hindi siya yung mga Type-C na. Pero, medyo mabilis pa rin siya kasi dahil sa kanyang, eto, yung sa ulo nung Realme is meron siyang 10 watts. So, medyo mabilis din mag-charge. So, Curtis, huwag na natin patagalin itong video na ito is sasabihin ko lang sa inyo kung bakit nga po pala ako bumili ng cellphone or ng Realme C11. Actually nga po, kung nasusubaybayin mo yung mga few vlogs ko is ang aking iPhone 8 Plus is tiyanin, basag na. Ayan. Nakikita nyo, ayan. Basag na basag na. Kung mapapansin nyo, parang tempered lang yung basag niya. Ayan. Pero, ang kinagulat ko nga dito ng bagsak to, yung tempered po is buong-buo. Pero yung screen dito sa taas is basag. Ganon din nangyari sa pinsan ko sa tablet niya is yung tempered ayos, pero yung mismong screen niya is basag. So, yun nga po kaya ko binili. Or, kaya ko talaga pinag-isipan na bumili ng Android phone. Dahil nga, gusto ko din ng maayos na pang-gaming. Maayos na camera kasi nga ito. Pag hindi na maganda yung kanyang front camera, well, sa back camera, ayos pa. So, ayun yung kanyang front camera. Kung makikita nyo, ayun o. Ano, medyo malabo. Eh, nagre-reflect na yung kanyang ilaw. Ayun. So, pipicturean ko to. So, papakita ko sa inyo, ito yung kanyang reflection. Ayan, nakita nyo. Nagre-reflect na yung basag. And, syempre, sa last reason kung bakit ako pumili ng ganitong phone, like Realme C11, sobrang swak niya sa budget. As in, hindi ko inakala kasi nung nanonood ako ng mga techies talaga or mga magagaling sa mga ayan, mobile phone is grabe. Doon pa lang nakuha na ako ni Realme C11 na biling ko daw siya. So, ayun na nga, Katie. So, sasabihin ko sa inyo kung swak nga ba or worth it ba siya ngayon bago mag-end this 2020. I think kasi last 3 months or 2 months na to bago nung ni-release. So medyo late na din ako mag-review kasi ngayon ko lang siya nabili. So sasabihin ko na sa inyo kung worth it ba si Realme C11 this 2020. I think worth it na worth it pa din siya dahil sa kanyang budget friendly and entry level phone siya. Biro mo 5,000 pesos, meron ka ng 5,000 mAh battery, meron ka ng dual camera 13 megapixel, sa front camera meron na siyang 5 megapixel, and sa gaming processor is meron siyang Helio G35 gaming processor, and for the last, sa kanyang screen display na sobrang laki is meron siyang 6.5 screen display. So, Curtis, ayun lang naman is sinabi ko lang sa inyo yung mga specification and kung bakit nga ba binili ko tong iPhone. Realme na to is ayun na nga po. So, if you like this video, Curtis, please give this video a thumbs up. And don't forget now to subscribe to my YouTube channel, Curtis TV, and don't forget to click the notification bell to see my latest upload. Wait, may nakalimutan ko sabihin. Belated Merry Christmas, Curtis! Bye!